21, 5 years in Valencia. Remember that 2012, when we first came to D1, we're just in the academy. Thanks to the Lord, because we have this program to teach us how to minister to the members. And eventually, when I was asked by become the assistant pastor, I did not hesitate, although you were very few at the time. I just obeyed the Lord. I don't know how to actually, when I started, I don't know how to handle BS. I'm just an embryo. I was just appointed. So the obedience was there. So I praise God when I went to that time. Yeah, 2017, tinuloy ko po yung leads dito. At kaklase ko po sila ni Pastor Joey. So, nagsasearch po ako ng church na since naging kaklase ko sila, sabi ko, dito ako magpapatuloy. So, nangita ko kasi yung puso ni Pastor Arth na napaka-humble. So, sabi ko, supportahan ko sila. Tsaka, actually, that time, sa C1 din, ina-invite nila ako. Pero sabi ko, napakarami na doon, 3,000 supports. So yun, so I praise God na meron tayong pastor na napaka-humble at napaka-dedicated sa ministry. So I pray na, and I also declare and decree na patuloy na yung tagalog. Patuloy na yung padaluyin sa mga prayer video. Patuloy pa na dumalo yung anointing. Patuloy kayong gamitin mightily ng ating Panginoon. Your signs, wonders, miracles. At katulad ng preaching nyo, ay declare and decree din na magdouble up pa yung paggamit sa inyo ng Panginoon. Yep. Yeah. Akala ko hindi. Actually, po, sa mga hindi po nakakalam, Kuya Arth ay Chelsea since 2002 because we are in the same company and the same league. Pagda yung sasayin doon po sa top G, that is assigned up in Laharan. But sometimes, pagdaan po kami sa Jose Lee, doon kami nakikita. And then when we meet at anniversaries and some leadership training, at talagang doon pala talagang nakita ko na po si Kuya Arth. Karoon po yung doon na safe sa ministry, especially na time noon na he was serving sa music ministry. Since then, nakita ko po talaga yung napapakal, yung commitment, saka yung obedience talaga ng Kuya Arth. Kaya hindi naman talaga questionable sa bless siya ng Lord dahil I know that he seek and first the kingdom of God and His righteousness. At lahat talaga yung bless ng Lord. At ibinadagdag pa sa buhay ng pastor. Kaya I pray that we will continue to give them desire ng Lord sa desire mo sa buhay mo at sa ministry mo at pwede ka paggamitin ng Lord hindi lang sa church na ito hindi sa ibang mga community na hindi bilang God bless and bless you. God bless you. Nakakasama ko si Pastor Arth kasi marami ang natutunan. Una-una yung humility, talagang grabe. Yung style of leadership, yung transparency. Talaga nakikita ko yung mga qualities ng isang leader. Kaya talaga marami ako natutunan. So maraming salamat sa Panginoon. I pray na lalo kang gamitin ng Panginoon mightily, mag-expand lalo itong D1. At lalong ma-expose yung potential na meron si Pastor Arth. So his potential talaga to grow in a bigger
bigger organization. Umalaki sa direksyon ng Panginoon. Nakuha ka namin dito. Pagkikita namin ng medyo paglago sa Panginoon. Salamat at pagkakamit ka rin sa simbahan at sa we pray that you will continue what has been started sa iyong implanted sa iyong puso. I know that in a few years' time, we'll be on your own. Nasa ang sabi ko din, pag-aaral sa Pilipinas, nato, basta lagi mo patay ng Panginoon, and we'll be guided according to His path. We pray that we will succeed in all your ways, your lives, your living, your plans, the future. Let's sing in the Panginoon and direction sa buhay. We pray na medyo mag-grow ka rin. Okay, ngayon naro-laro. Hindi tayo. But make sure that you hope that pang level na. We are going to be adolescent to 16 years. And by now, you will be more responsible of your actions and your words. Happy birthday. Happy birthday. Ayan. 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 Ayan.